Hello ka anime, ang kwentong ito ay isang kathang isip lamang, walang kinalaman sa tunay na kwento o original na slam dunk anime. Pindutin na ang subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking i-upload. Pero bago yan, intro muna tayo. Check this. College Matches Chapter 1. Magsisimula ang kwento sa isang pangyayari kung saan si Sakuragi at ang kanyang mga kasama ay papauwi na sa Japan. Pagsapit ng umaga ay nagtungo na si Sakuragi at ang kanyang mga kasama sa airport. At nang makarating na sila sa airport ay sumakay na sila sa eroplanong sasakyan nila. Habang nasa eroplano ang lahat, ay nag-uusap-usap ang mga ito. Sakuragi, ano na ang plano mo ngayong natupad na ang pangarap mo na maging number one high school basketball player sa buong mundo? Tanong ni Kenzo kay Hanemichi. Ang plano ko? Ano nga ba? Sa ngayon ay ipagpatuloy ko na ang pag-aaral ko sa Shohoku High School. At pagkatapos kong makagraduate sa high school, ay mag-aaral ako sa Kanagawa University. At ang tatargetin ko naman kapag nasa college na ako, ay ang maging isang number one college basketball player sa buong mundo. Tugon naman ni Sakuragi kay Kenzo. Gung-gung! Sabat naman ni Rukawa sa usapan ni Sakuragi at Kenzo. Tumahimik ka nga dyan, Rukawa. Inggit ka lang kasi ako ang number one high school basketball player sa buong mundo. Wika ni Sakuragi kay Rukawa sabay tawa nito ng malakas. Hay nako, gunggung talaga. Sabat naman ni Miyagi sa usapan. At dahil nga sa sinabi ni Hanemichi, ay napatingin sa kanya ang lahat ng mga pasahero. At doon ay nakilala siya ng mga ito. At doon na nga ay napuno ng hiyawan at sigawan ang loob ng eroplano dahil sa mga pasahero na fans din pala ni Sakuragi. Iba na talaga kapag sikat, wika ni Mito habang nakatingin kay Sakuragi. Sinong mag-aakala na ang isang basogolero noon ay isa ng sikat at magaling na basketball player ngayon. Wika naman ni Takemiya habang tinitignan ang mga maiingay na pasahero. NBA, makakapaglaro din ako dyan balang araw. Wika ni Sakuragi sa kanyang isipan habang nakatingin sa bintana ng eroplano at pinagmamasdan ang mga ulap. Gong-gong, hindi lang ikaw ang nangangarap na makapaglaro sa NBA dahil gusto ko ring makapaglaro sa pinakamataas na liga. Wika naman ni Rukawa sa kanyang isipan habang nakatingin din sa bintana ng eroplano. Pagsapit ng alas 5 ng hapon ay nakarating na ang eroplanong sinasakyan ni Sakuragi sa Japan International Airport. Pagbaba pa lang ni Sakuragi at ng kanyang mga kasamahan ay sinalubong kaagad sila ng buong team ng Shohoku. At sa pagkakataong iyon ay itinaas ni Sakuragi ang kanyang trophy na may nakasulat na number one high school basketball player in the world. Maya-maya ay lumapit si Coach Anzai kina Sakuragi. Sabay sabi nito nang, "Binabati ko kayo Sakuragi, Rukawa, Kenzo, Miyagi at Mitsui. Maganda ang ipinamalas ninyong performance. Lalong-lalo ka na, Sakuragi." Wika ni Coach Anzai sa 5. "Tatang, hindi ko naman po maaabot ang ganitong estado, kundi dahil sa mga payo at sa mga turo mo sa akin. At para ko na po kayong ama, kaya utang ko po sa inyo ang lahat. At saka, higit akong nagpapasalamat sa isang babae na nagpabago sa akin. Kundi dahil sa kanya ay hindi ko malalaman na may natatago pala akong galing sa paglalaro ng basketball. At tsaka,
Siya ang naging inspirasyon ko para magbago at magsumikap na maabot ang kalagayan kung nasaan na ako ngayon. Tugon naman ni Hanemichi kay Coach Anzai. Pagkatapos ay tumingin ito kay Haruko. Napangiti naman si Haruko sa sinabi ni Sakuragi dahil sa mga sinabi ni Sakuragi ay nagsipalakpakan ang lahat at napuno ng mga hiyawan ang buong Japan International Airport. Yahoo! Sakuragi! Idol! Sigawan ng mga tao. Mr. Hanemichi Sakuragi, ngayong natupad mo na ang pangarap mong maging isang number one high school basketball player sa buong mundo, ano ang susunod mong plano? Tanong ng isang media reporter kay Hanemichi. Ang susunod ko naman na target ay maging number one college basketball player sa buong mundo. At mangyayari iyan kapag ako ay naglalaro na sa college basketball. Kapag natupad ko na ang pangarap kong maging isang number one college basketball player sa buong mundo, ay sunod naman na target ko ay makapaglaro sa NBA. Seryosong tugon naman ni Sakuragi sa media reporter. At dahil sa naging tugon ni Sakuragi ay lalong umingay ang buong airport. Hindi malabo at hindi malayong mangyari ang mga sinabi ni Sakuragi. Dahil alam ko na porsigido siya na makamit ang kanyang mga pangarap, wika ni Coach Anzai habang nakatingin kay Sakuragi. At makalipas nga ang ilang taon ay nakagraduate na nga si Hanemichi sa high school. At dumating na nga ang unang araw niya sa college kung saan siya ay mag-aaral sa Kanagawa University. Ito ang unang araw ko sa college. At dito magsisimula ang aking mga buong pangarap. Wika ni Sakuragi sa kanyang isipan habang papasok sa gate ng Kanagawa University. Habang naglalakad si Sakuragi patungo sa kanyang classroom, ay pinagtitinginan siya ng ibang mga estudyante. Ang tangkad naman ng may pulang buhok na ito, bulong-bulungan ng mga estudyanteng hindi nakakakilala kay Sakuragi. Ngunit maya-maya ay nagulat na lamang si Hanemichi nang may mga pamilyar na boses na tumawag sa pangalan niya. Hanemichi Sakuragi! Sa wakas ay nandito ka na! Wika ni Sendo, Maki, Fujima at Jin. Sendo, Lolo, Fujima, Jin! Wika ni Sakuragi sa mga tumawag sa kanya. Sabay tingin sa mga ito. Maya-maya ay dumating sina Kenzo at Rukawa at binigyan nila ng isang suntok sa tagiliran si Sakuragi. Gunggong ka talaga! Hindi ka talaga marunong tumupad sa usapan. Diba ang usapan natin ay sabay-sabay tayong pumunta dito? Naiinis na wika ni Kenzo kay Sakuragi. Pasensya na. Nakalimutan ko eh. Nawala na kasi sa isip ko na may usapan pala tayong tatlo dahil sa sobrang excited ko. Napangising tugon naman ni Sakuragi habang inihimas ang kanyang tagiliran. Gunggung ka pa rin talaga kahit kailan. Naiinis namang wika ni Rukawa kay Sakuragi. Maya-maya ay napatawa na lang si Sendo dahil sa kanyang mga narinig. Kung ganun, ay mas lalo pa pala kayong lalakas ang team ngayong taong ito. Wika ni Maki, kina Sendo, Fujima at Jin. Sakuragi, Rukawa, Kenzo, mamayang alas 5 ng hapon ay magtungo kayong tatlo sa Kanagawa Gymnasium para maipakilala namin kayo sa buong team. Wika ni Fujima sa tatlo. Sige, asahan ninyo. Tugon naman ng tatlo kay Fujima. At ilang sandali pa nga ang lumipas ay nagpaalam na sina Sendo, Maki, Fujima at Jin, kina Sakuragi, Rukawa at Kenzo. Pagkatapos ay nagtungo na ang mga ito sa kani-kanilang classroom. At
At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating i-upload. Maraming salamat po!